Magandang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating kaibigan dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Ako nga po pala Sir Jesse Emong, kasalukuyang naninirahan ngayon sa probinsya ng Aklan. May 5 mga anak at may mga apo na rin. Subalit ang kwentong ito ay nangyari noong kapanahunang ako po ay naninirahan pa sa aking kinamulatang probinsya, sa probinsya ng Samar. Binata pa lamang ako noon Sir Jess, kung saan ng mga panahong yun ay panahong namamayagpag ang pangalan ni Mang Doro, ang isang sabongerong biniyayaan ng mutyang galing sa kalikasan at ginamit niyang pampaswerte hindi lamang sa larangan ng sabong, kundi naging isa rin siyang tanyaga na isang manggagamot, at iyon ang naging ugat upang kanyang iwan ang mundo ng pagsasabong at kanyang ipinagpatuloy ang panggagamot ng walang bayad sa sinumang mga taong nagkaroon ng karamdamang hindi kayang solusyonan ng mga doktor. Karamdamang gagagawa ng mga hindi nakikitang mga nilalang o di kaya'y ng mga taong may angking kaalaman sa larangan ng kulam at barang. Ako po Sir Jess, ang bunsong lalaki sa aming 8 magkakapatid. At ng mga panahong yun ay ako na lang din ang binata o walang asawa sa aming 8 magkakapatid. Hindi ko po alam Sir Jess kung bakit, pero para bang nasa aming dugo na o lahi ang dugong isang sabungero. Sa dahilang halos lahat kami ng aming pamilya ay nagkaroon ng hilig sa larangan ng sabong, ang sabong kung saan ng mga panahong yun at maging sa kasalukuyang panahon ay talamak sa aming probinsya. Katunayan po ay palaging kasama ni Itay si Inay sa bawat sabong ang kanyang puntahan, dala ang aming mandirigmang panabong kung saan ay ang ore o klase ng panabong na paboritong alagaan ni Itay noon o ni Itay Anoy ay ang panabong na kung tawagin ay kanawayon. Hindi ko po alam Sir Jess kung bakit, pero iyon at iyon ang kanyang mga palahi sa aming pakurang kanyang pinagtatalian ng kanyang mga kanawayong panabong. Sa tuwing tinatanong ko noon si Itay kung ano ang dahilan niya at kanawayong panabong ang gusto niyang alagaan at dalhin sa anmang sabungang may magaganap na sultaday, hindi niya ako sinasagot. Pero pansin ko ang makahulugang ngiti sa kanyang hitsura. Sa bawat baryo na sakop ng aming bayan noon ay may mga tanyag na mga sabongero, mga sabongerong may mga kargadang mutya o sapin para sa kanilang mga mandirigmang panabong. Kabilang na nga doon ang nabanggit kong si Mang Doro, ang sabongerong may mutyang galing sa buto ng kasoy. Ako po Sir Jess ang palaging nakatukang magpakain sa mga alagang panabong ni Itay. Subalit may napapansin lamang ako noon kay Itay Anoy na mga kakaibang kanyang ikinikilos nito, dahil sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan, lalong lalo na nga sa gabi, at umaalboroto ang kalangitan, yung tipong nagwawala ang panahon, lalong lalo na nga kung sasapit ang hating gabi, ay nakikita kong nagmamadali itong si Itay na kunin ang aming sinaunang flashlight at pamandong, at pagkatapos ay nagmamadali itong lumabas ng aming bahay. Sinundan ko si Itay na hindi niya ako napapansin, at nakita ko siyang iniisa-isa niyang tingnan ang mga kanawayong panabong na nakapatong sa kani-kanilang mga patungan. Kasunod ay bagsak ang kanyang balikat na bumalik sa aming tahanan. Nakapagtataka yun, di ho ba Sir Jess? At talaga namang mapapaisip ka kung ano ang inaasahan niyang makita sa kanyang mga panabong. Hanggang sa isang araw noon, araw ng Linggo, kasama ako ni Itay at ang lahat ng aking mga nakakatandang kapatid, maging si Inay Lucille na pumuntang sa Bungan na nasa aming mismong baryo upang iharap at ibangga ni Itay sa isang panabong na isang malatuba ni Mang Sirapin na isang tanyag sa aming baryo noon, ang aming bruskong kanawayon. Subalit ng kanilang pinagharap ang dalawang panabong at binitawan sa gitnang bahagi ng sabungan ay nanlumo kaming lahat, dahil ni hindi man lang nakaganti ng pag-atake at pagpalo sa naturang malatuba ni Mang Sirapin ang aming kanawayong panabong.
Ang kanawayong panabong na siyang inaasahan ni Itay Anoy na siyang magpapabagsak sa nasabing malatobang panabong dahil binutas lamang ng kargang tari ng nasabing malatoba at winakwak ang tiyan ng aming kanawayong panabong. Bagsak ang aming mga balikat at bigo kaming umalis ng sabungan at bumalik sa aming tahanan, lalong-lalo na nga si Itay Anoy. Kababakasan talaga ng matinding kalungkutan ang kanyang hitsura. Dahil sa ang totoo'y halos 5 kanawayong panabong ng Itay ang naging bihag na ng panabong na yun ni Mang Serapin. Subalit, nananatiling matibay ang loob ni Itay dahil kailan may hindi sumuko si Itay na magpatuloy sa pagpapalahi ng mga kanawayong panabong na para pang meron siyang inaasahang may isa sa kanyang mga kanawayon ang magdadala ng swerte sa kanya sa larangan ng sabong. At nga pala Sir Jess, sa tuwing maiba siyang mga palahing hindi kanawayon ay ibinibigay niya ang mga yon sa aking mga nakakatandang mga kapatid. Naging kabilang si Itay sa mga sabongero sa aming baryong nangulilat at nabigong pabagsakin ang nooy naghahari-hari ang malatobang panabong ni Mang Serapin. Wala naman sa kanyang isip na tumbasan at palitan si Mang Serapin na siya'y maging isang tanyag na sabongero dahil sa gusto lamang niyang patunayang magkakaroon siya ng isang panabong na siyang magsisilbing swerte sa kanya sa larangan ng sabong. Hanggang sa dumating na ang panahong may tumamang malakas na bagyo sa aming probinsya noon, isang bagyong nagbigay ng katuparan sa matagal nang hinihintay ni Itay at ang pagkakataong mauungkat niya sa akin ang tungkol sa mga rason kung bakit isang kanawayong panabong ang kanyang gustong alagaan at kung bakit sa tuwing sasapit ang malakas na ulan at ng pag-alboroto ng panahon sa gabi ay kaagad niyang sinisilip at pinupuntahan isa-isa ang kanyang mga nakataling mga kanawayong panabong. Hinayaan ni Itay ang kanyang mga kanawayong panabong na nakatali sa kani-kanilang mga sariling hapunan na kahit pa'y kasalukuyang hinahampas ng malakas na hangin ang paligid ng panahong yun. Malakas na ang buhos ng ulan at nag-uumpisa nang lumangit-ngit ang kidlat at dumadagundong na ang kulog sa kalangitan. Taliwas yun sa ibang mga magsasabong sa aming baryo dahil hindi pa man dumarating ang malakas na bagyo'y ipinasok na nila sa kani-kanilang mga kulungan ang kanilang mga panabong na nanatiling nakatingin at nakamasid si Itay sa kanyang mga panabong. Habang siya'y nasa loob ng aming balkonahing, merong mga harang na kawayang biniak-biak. Hanggang sa sumapit ng alas 11:30 ng gabi, kung saan ay mas lalo pang sumama ang panahon, ay bigla kong nakitang nagmamadaling lumabas si Itay ng aming tahanan. At pagkatapos ay nilandas kaagad ng kanyang mga paa ang kanawayong panabong kung saan ay masyado akong namangha sa aking nakita. Sa nasabing kanawayong panabong na yon, ganoon din si Itay. Dahil banaag ko sa kanyang hitsura ang pinaghalong emosyong saya at pagkamangha. Nakita ko yon sa kanyang hitsura, Sir Jess, dahil sa liwanag ng flashlight, malakas ang hangin at maingay ang kalangitan. Subalit ang naturang kanawayong panabong ay nananatiling nakapatong sa kanyang hapunan. At hindi lamang ito, Sir Jess, basta-basta nakapatong doon. Dahil makikita itong brusko na animoy makikipagbakbakan. Hindi ito nasisindak sa malakas na pagguhit ng kidlat sa kalangitan at dagundong ng kulog. Sa halip ay parang natutuwa ito. Taliwas yun sa ibang mga katulad niyang mga kanawayong panabong. Dahil sa ang mga ito'y inisa-isang tingnan ni Itay at nakita niya ang mga itong nakaluglob sa lupa, nanginginig at nababahala sa masamang panahon, bigla na lamang gumuhit ang makahulugang ngiti sa hitsura ni Itay Anoy. Inalis niya kaagad sa pagkakatali ang nasabing kanawayong nooy. Walang palya nitong ipinapagaspas ang kanyang pagpak at ibinubuka. Lumalaban ito sa hampas ng hangin sa kanyang katawan at hindi ito nahuhulog sa kanyang kinapapatungan. At nang ito'y nasa kamay na ni Itay, ay mabilis niya itong dinala sa kubong-kubong nasa gilid ng aming bakuran kung saan ay naroon ang mga kulungang ginawa ni Itay para sa kanyang mga panabong. Ipinasok kaagad ni Itay doon ang kanawayong yon sa kanyang sariling pag-aaring kulungan at ganoon din ang kanyang ginawa
sa iba pang mga nanginginig na mga kanawayong panabong. Isa-isa niya ang mga itong ipinasok sa kani-kanilang mga kulungan. Lumipas ang bagyo, Sir Jess, nang wala ni isa man sa aming mga kalugar ang nadisgrasya, maliban na lang sa mga punong kahoy at mga niyog at mga kabahayang mahihina ang pundasyon dahil sa nagiba ang mga ito. Samantalang si Itay ay nakita kong abalang nakatingin sa kanyang kanawayong panabong habang ito'y tumutuka ng patokang kanya pang binili sa bayan. At dahil sa aking kuryosidad at kagustuhang malaman kung anong meron sa kanyang kanawayong yun, ay sinamantala ko ang pagkakataong yun nang mismong mga alas 7 ng umagang yun. Nagtimpla ako ng 2 tasang kape para sa aming 2 ni Itay. At pagkatapos kong ibigay sa kanya ang kaping para sa kanya, tinanong ko agad sa kanya ng magalang ang mga katanungang naglalaro sa aking isipan. Nang puntong yon ay hindi na nagdamot si Itay sa akin dahil sa masaya niyang sinabi sa akin ang mga dahilan yon. Ayon kay Itay, Sir Jess, isang pamahiin na kapag ka ang isang kanawayong panabong ay nakikipaglaban sa masamang aura ng panahon, lalo na kung nagkataong gabi at masungit ang panahon, kapag ka ang isang kanawayong panabong ay kinakitaan mo ng katulad ng aming nasaksihan sa aming kanawayong noong masama ang panahon, ay isa yung sinyalis na magiging isa itong mandirigmang panabong at magbibilang ng panalo saan mang sabungan ito dalhin. Hindi lamang yun, dagdag pa ni Itay, kahit anong sinyaladong panabong o kahit ano pang mutya, merong taglay ang may-ari ng panabong na yun, ay papatayin lang ng kanawayong panabong ang kanyang panabong. Bagay na labis-labis kong ikinamangha. At ang huling katanungang binanggit ko noon kay Itay ay kung bakit kanawayong panabong lang ang kanyang piniling alagaan. Sinagot naman ako ni Itay at sinabi niyang, "Anak, Emong, makinig ka. Ang kanaway o kanawayong panabong ay sumisimbolo sa masamang panahon sa karagatan. At ayon sa aking ama, sa tuwing ito'y kinakitaan mo ng pagiging agresibo at matapang kahit pa'y masama ang panahon, ay yun ang magiging palatandaan na ito'y maraming papatayin panabong. Kaya iho, ihanda mo ang sarili mo dahil ang kanawayong ito ang magpapabagsak sa naghahari-hariang malatubang panabong ni Serapin." Masaya at punong-puno ng pag-aasang pagkakasabi ni Itay, totoong lahat ng yun o nagkatotoo ang kanyang mga sinabing yun, dahil nang sumapit na ang araw ng Miyerkules kung saan ay araw yun na ipinagbabawal ng aming kapitan ang sabong. Subalit, ginawan yun ang paraan ni Mang Serapin at ni Itay Anoy na magkaroon ng isang sultada o salpukan sa pagitan ng aming kanawayon at ng naturang malatubang panabong ni Mang Serapin. At nang mabalitaan yun ng mga sabungero sa aming kadikit, sa aming mga kadikit baryoy, nagsipagdaluhan ang mga ito sa aming mismong sabungan. Makasaksi lang ang mga ito sa magaganap na bakbakan ng kanilang mga panabong. Kasama kaming lahat sa aming sabungan, ang aking mga nakakatandang mga kapatid at ang kani-kanilang mga asawa, maging si Inay Lucille. Ganoon kami kung sumuporta sa mga panabong ni Itay. Pinagharap kaagad nila Itay at Mang Serapin ang nooy nakakatakot kong titingnan na malatubang panabong ni Mang Serapin. Bukang-buka at bilog na bilog ang kanyang katawan at meron itong tirik na mapulang palong. Matangkad at may nakakamanghang kulay orange ang kulay ng kanyang mga balahibo. Subalit hindi papadaig sa kanya ang aming panabong na kanawayo ni Itay. Dahil sa kung ito'y titingnay, nagmistula na itong pinaghalong kulay ng kanawayong panabong at panuksukan ang kanyang mga balahibo. Buhay na buhay ang mga kulay ng kanyang balahibo, mabalasik at matalas ang kanyang pakiramdam sa paligid ng sabungan. Sa madaling salitay, masasabi talagang kondisyon na kondisyon itong makipaglaban at nakahanda na itong pumatay ng kanyang makakabanggang panabong. At pagkatapos na matarian ang 2 mga panabong at maalisan ang kaluban, ay buong ingat na nga nila itong pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Parehong tumuka ang mga ito sa isa't isa at kasunod ay binitawan na nga nila ito sa lupang sahig ng sabungan. Pumusturang brusko
ang nasabing malatubang panabong ni Mang Serapin at pagkatapos ay bigla na lamang itong tumalon at lumipad. Mabilis namang pumustura ang aming kanawayong panabong at pagkatapos ay kidlat sa bilis itong lumipad papalapit sa naturang malatubang panabong ni Mang Serapin at kagaya ng inaasahan, nagpalitan kagad sila ng pagpalo sa bawat isa at halos inikot na nga nila ang buong sulok ng ruweda. Subalit katakatakang lubhang nahihirapang patamaan ng tari ng naturang malatubang panabong ni Mang Serapin ang kanawayong panabong ni Itay dahil sa nagmistula itong agila kung kumilos at makipagpakpakan. At kung ito'y titingnan, ay nakalalamang na ito sa pagpalo at ginagawang pag-atake sa malatubang nooy. Nahihirapan ang tumayo at nahihirapan ang maglakad. Sunod-sunod na ang mga pagpalo at paghugot baon ng kanyang kargang tari. Ang nooy makikitang ginagawa ng kanawayong panabong ni Itay sa nasabing malatuba kung saan ay labis-labis yung ikinamangha, hindi lamang ng mga taong mamumusta, kundi higit sa lahat ay ikinamangha yun ni Mang Serapin. Dahil sa makikita na itong nakaawang na ang kanyang bibig, pawisan na ang kanyang noo at leeg, habang walang kurap niyang pinagmamasdan ang bakbakan ng dalawang panabong. Ilang sandali pa'y kasabay ng pagtalsik palayo sa kanawayong panabong ng nasabing malatubay, siya namang ginawang paghagis ni Itay sa gitnang bahagi ng sabungan ng kanyang sambalelong pabilog. Sabay wika niya ng pasigaw, "Tapos na ang laban! Panalo ang aking kanawayong panabong!" Masayang pagkakasabi ni Itay at totoo ang lahat ng iyon dahil nang iniangat na nga ng sintensyador ng sabungan ang nooy, nakalublob na at nangingisay-ngisay ng malatubang panabong, ay nakalaylay na ang kanyang ulo at maging ang kanyang mga bituka basang-basa na ng dugo ang kanyang balahibo, at higit sa lahat, wala na itong buhay. Hindi lamang si Reyes ang katulad ni Mang Serapin na merong panabong na isang malatubang nakakamangha kung makipagbakbakan, at isang tanyag na sabungero ang tinalo ng kanawayong panabong ni Itay, kundi marami pang iba. Sunod-sunod ang pagkapanalo ng kanawayong panabong ni Itay, saan mang sabungan niya ito dalhin at isabak sa salpukan. Subalit sa tuwing nababalitaan niyang nasa isang sabungan si Mang Doro o ang kanyang grupo'y, hindi siya dumadalo doon dahil alam niyang hindi kaya ng kanyang kanawayong panabong ang alinmang mga panabong na dalhin at bitawan ni Mang Doro sa loob ng sabungan. Bukod pa doon, labis niyang hinahangaan at inirerespeto ang katulad ni Mang Doro na isang sabungerong marunong magpahalaga sa kanyang mutya. Hindi lamang si Mang Doro ang kanyang hinahangaan noon sa larangan ng sabong, kundi ang naging usap-usapang sabungerong si Mang Kano na mayroong malagintong panabong ay hinangaan ni Itay. Lalong-lalo na nga ang kanilang samahang magkakaibigan, nagpatuloy sa pagsasabong si Itay dala ang kanawayong panabong. Subalit, totoo ngang lahat ng mga bagay sa mundo ay may katapusan o may hangganan, gaano man natin ito kung ingatan, dahil bigla na lamang nawala sa aming buhay nang walang dahilan at hindi namin malaman kung papaanong nawala sa kanyang sariling kulungan ang kanawayong panabong ni Itay. Wala naman kaming nakitang bakas na siya'y ninakaw dahil sa meron kaming limang mga asong matatapang ang sinadya naming alagaan o alagaan ni Itay at pagala-gala sa loob ng aming bakuran. Subalit masakit man sa loob ni Itay ang biglaan at misteryosong pagkawala sa aming buhay ng kanyang kanawayong panabong na yon, ay kalaunay natanggap din yun ni Itay. Dahil nawala man sa amin ang kanyang panabong, ay nagkaroon naman kami ng masasabing sariling lupaing aming pinaglulukaran at pinagtataniman ng kung ano-ano mang mga maaaring pakinabangan at ibenta upang magkaroon ng pera. Dahil sa mga perang na ipanalo ng kanawayong panabong ni Itay at buong ingat na inipon ni Inay at maging ni Itay. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackie Yamata,
kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss GC Mata. Shoutout po kay Mama, shoutout po kay Ma'am Pardo Lota sa Paguyo Family and Pardo Family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North Calaocan at Duran Family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma'am Marilyn Diaz at sa kanilang mga anak na si Boss AJ Diaz, Mirasol, Andro, Myra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga boss. Shoutout po kay Nanay Lukring ng Iloilo. Nanay Lukring, maraming maraming salamat po sa inyong palagiang pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shoutout po kay Boss Linar Elfas ng LC Blanco's Coco Lumber and Furniture dyan po sa Putot, Libmanan, Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano, kay Ma'am Pia Arnaiz Jans, kay Boss Francis Sit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo, mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Merwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Edin Valiente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Caloocan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giobel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Paring Gerard Bacaresa. Pare, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hicap, kay Boss G. Sumudyo, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Janly Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Ruvion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Villeta, kay Boss Patrick Hernandez dyan po sa Candabong Alcantara Cebu, kay Boss Joy Earl, kay Boss Emiliano Rapples, kay Ma'am Pei Diaz, kay Boss Edwin Duran, kay Boss Nilson Enfleo, kay Boss Giovanni Almanon, kay Boss Feli Rivera Raimundo, kay Boss Chit Bayot, kay Ma'am Milit Mayo Cascayan, kay Boss Efren Abadiano, kay Boss Sammy Baklas, kay Boss Gavin Neras, kay Boss Chris Batok, kay Boss Rodilio Ledesma, kay Boss Backyard Breeder,